Patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ng kriminalidad at illegal na gawain tulad ng may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang mamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino phenomenon sa San Fernando, Pampanga. Alam ko rin po na labis ang inyong pagkakabahala sa mga kriminalidad at illegal na mga gawain na sumisira sa kapayapaan ng inyong pamayanan. Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Ayon kay PBBM, isang task force na ang binuo ng Department of the Interior and Local Government o DILG upang labanan ng illegal na pogo. Bukod pa ito sa pagpapalakas ng kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga illegal na gawaing kaugnay ng mga naririnig natin mga pogo at patuloy din ang pakikipagtulungan ng Bureau of Customs sa ilang ahensya upang matigil ang pagpupuslit na illegal na droga dito sa bansa. Patuloy din po ang mga hakbangin ng PDEA upang masawata ang illegal na droga. Hindi tinukoy ni Pangulong Marcos sa mga illegal na aktibidad na nakaugnay sa Pogo. Ngunit kamakailan, dalawang high-profile raids ang isinagawa ng mga otoridad sa Pogo hubs sa Central Luzon. Isa sa Bamban, Tarlac noong Marso at isa naman sa Porac, Pampanga noong Hunyo. Sa naturang Pogo hubs, naisalba mga dayuhan at Filipino workers. Pinaniniwala ang sangkot ng mga Pogo na ito sa human trafficking at iba pang mga paglabag sa mga umiiral na batas. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.